Alex Moravilla. Sumagay ka na. Nagtatrabaho kayo sa Moravilla Paper Products? Oo. Ako yung dating boss ng tatay mo. Teka, saan mo siya dadalhin? Kasama niya ako. Hindi sinabi sa akin ni Pilar na may kasama si Roxanne. My invite is only for Roxanne. Sumubukan niya tayo. Sigurado ko ba na ito yung susundo sa'yo? Bakit mo ang foreigner? Baka sindikato yan. I may have spent most of my life in the States, but trust me, I'm no foreigner. Sakay ka na. Anton, sa bahay. Nakita ko yung kotse mo sa San Carlos. May sinadya ka ba dun o nakita mong sakay ako ng bus? I had to be sure na makarating ka ng Manila. Hindi mo maisipang gumawa ng palakuhan. Moravilla, I know you're a very important person. Hindi ko alam kung ba't nag-abala ka pa ng ganito. Alam mo, lahat ng pag-aari ko, pinaprotektahan ko. Anong ibang mo sabihin? Mag-usap lang tayo sa bahay. Maria, call me back at 2 p.m. to remind me of the meeting. Yeah. Halika na. Andreng! Sir! Hello po, sir. Iatid mo si Roxanne sa kwarto niya. Yes, sir. Hi, ma'am. Welcome, Roxanne. Sandali lang, ma'am. Malika dito. Mukhang napagod po kayo sa biyahe. Kailangan niyo po magpahinga sa kwarto. Kasi mamayang gabi, naku eh, mapapagod kayo ng gusto. Ma'am, totoo pala. Ang ganda-ganda niyo. Flawless na flawless kayo. Ang puti-puti niyo. Try! Akit mo magamit ni Ma'am Roxanne sa kwarto. Pastor! Halika na, ma'am. Akit tayo dito sa taas. Upo, dito tayo. Yan. Halika, ma'am. Ito po magiging kwarto niyo. Yes. Ano pa? Palisan mo. Ano ba ito? Patay. Iwan mo yan dyan. Yes. Thank you. Sige po, maraming salamat. Ma'am, iwan ko muna kayo kasi alam niyo naman sa baba, very busy. Basta pag kailangan niyo ako, just call my name, Andre, and I'll be there. Okay. Babuhu. Salamat. Okay. Ba't hindi mo sinasagot yung phone mo? Hello, Rob? Nasaan ka? Dito sa may Pasay. Ikaw, sino kasama mo? Nagugulhan ako, Rob. Alam mo ba kung sinong sumalubong sa atin kanina? Ang mismong may-ari ng Moravilla Paper Products. Paano nakilala ni Tia Pilar mo yun? Boss siya ng daddy ko. Eh, ano nang mangyari sa atin ngayon?
Masisira pa yata yung plano natin. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa nakakausap si Mr. Morevilla. Gusto mo magkita tayo? Pwede tayong mag-mall ngayon? Ha? Naku, wag na muna sana ngayon. Madami pa akong tanong at saka madami pa akong gusto malaman. Kailangan ko kausapin si Mr. Morevilla. Text-text na lang muna tayo, ha? Sige, bye-bye. Sige. Asan ba si Chapilar? Kanina ka pa siya tinatawagan. Pa-text na lang pag nakita mo siya. Pakisabi na nandito na ako sa bahay ng mga Morevilla, ha? Sige, salamat. Ma'am, mukha bang kagulat-gulat naman mukha akong to? Hindi lang kita nakita, sorry. Masanay na po kayo dito sa bahay na to. Sa sobrang laki po nito, naku, minsan din nagkakarinigan. Si Sir Alex po. Naku, pumunta po sa office, sandali. Naku, namimiss nyo naman siya agad. Bilis-bilis naman. Ha? Di bali ho, nandito na kayo eh. Madalas na kayong magkakasama, hindi nyo naman miss ang isa't isa. Teka, sandali. Naku, buti naman ho at nandito kayo. Ma'am, ayusin nyo na ba yung kasal nyo ni Sir Alex? Kasal? Anong kasal ang sinasabi mo? Kasal nyo po ni Sir Alex. Patay. Hindi nyo pa ho alam. Anong hindi ko alam? Pinangunahan ko po si Sir Alex kasi magpropose po sa inyo. Naku, ganito na lang po. Pag nagpropose po si Sir Alex sa inyo, kunwari po wala kayong maalam. Magugulat kayo, mama. Naku, sorry po. Sorry po, ma'am. Pasensya na po. Teka, sandali, Andre. Sorry po eh. Naku, ba ito? Sir, according po sa research committee natin, our competitors are trying... Just send me your reports so we can adjourn this meeting and go home early. You're free to go. Yes, sir. Alex, bakit ka ba nagmamadali? Nandito ba mga magulang mo? Umuwi ka lang kaya na maaga kapag nasa bansa si Tito. Basta. Sir, eto na po yung pina-order yung bulaklak. Ayan na. Kaya pala. At tinan naman itong babaeng binubola mo ngayon. Wait till Dahlia hears this. I should cancel all of my meetings for tonight. And reschedule it for tomorrow, okay? Okay, sir. Nanginibago talaga ako sa'yo, pare. Hindi ka na addict sa meeting at sa trabaho. Sina namang balas na babaeng yan? Basta. Magkikilala mo rin siya. Isa mo paghihiwa mo. Nakong tagal-tagal kanina pa. Asan na ba si... Andre? Ma'am Roxanne! Naku, pasensya na po. Baka naman iniisip niyo yung kanina sinabi ko. Naku, my lips are sealed. Hindi yan. Tatanong ko lang, madami bang taxi sa labas? No. Bawal po kayong lumabas. Hindi pwede. Bakit? Yun ang bili ni Sir Alex. Pasensya na po kayo. Hindi po pwede. Sorry po. Sige. Sige. Sorry. Bilis-bilisan niyo, anak ko! Ano ba? Gusto na yung lumalis. Hello, Roxanne. Hello, Rob. Rob, magkita na tayo. Hindi maganda yung kotob ko sa bahay na to. Gagawa ako ng paraan. Haalis na ako. Text na lang tayo, ha? Sige, bye-bye. Ang gwapo talaga.
dalawang to, bagay na bagay talaga, oh. Naku, gawig pa ni Mamro. Ay, papa. Aba, ito may eksena pa to. As. Tapos ka na ba sa gawain mo? Sabay-sabay ka na lang sa kanood sa akin. Ang gwapo nyo. Kaya ganda kayo gawa ni boyfriend mo. Eh, o. Oh, dalawa, ano? Kabe ang inyo. Oh. Saan ka pupunta? Pupunta, Roxanne? Ah, may lakad lang po. Oh, para makipagkita sa boyfriend mo, no? Mamamasyal lang po. Tatal, nakabakasyon naman po ako. Nandito ka sa pamamahay ko. So you have to follow my rules. Hindi ko naman po hiningi makitira dito. Ibinihiling ka sa akin ng Tia Pilar mo. Mr. Morevilla, hindi niyo po ako empleyado. Wala po kayong karapatan para sabihin sa akin kung anong pwede at hindi ko pwedeng gawin. Meron. May karapatan ako kasi I own you. May karapatan ako pagkasabihin ka kung ano dapat mong gawin. Kasi I own you, Roxanne. Walang nagmamay-ari sa akin. At lalo ng ikaw kasi hindi kita kilala. Saan po ko dadalhin? Aray, nasasaktan ako! Ano ba? Ah! Aray, nasasaktan ako! Ano ba ginagawa mo? Talaga. Diyan ka lang muna. Gaya ng sabi ko, pag-aari kita, and just like all my properties, it's legal. Dito ang kasulatan. Nakapag-desisyon na ako, Alex. I mean, Chairman. And your decision is? Pero may mga condition ako. Wala ka sa position to give conditions. Ikaw ang may utang. Siya si Pilar. Kapatid ko siya. Siya ay na Roxanne. Siya nag-alaga kay Roxanne magmula nung mamatay ang aking asawa. Please sit. Let's cut to the chase, Mr. Bernardo. Ano ba talaga decision mo? Pumapayag na ako sa gusto mo. Pero may hihingi na akong kondisyon. Ano yun? Hihingi ako ng 1 taon. Para mabayaran ang 10 million na utang ko. At kung pagkatapos sa 1 taon at hindi ko na may kulang ako, piso o 5 piso man. Maaaring mo na kunin ang aking anak na si Roxanne bilang kabayaran. This company has given you many considerations. Alam ko yun. Pero huli na ito. 1 taon. Mr. Morevilla, marangal po ang inyong pamilya. Alam kong mas gusto mong perang ibayad namin sa inyo, pero wag naman ang pamangkin ko. Ano kung sasabihin kong pagkakasalan ko si Roxanne? Pero ang daming babaeng nakapila dyan na pwede mong piliin pakasalan. Bakit si Roxanne? 10 milyon? Paano man nakaroon ng ganitong kalaki utang ang daddy ko? Hindi to totoo. Ganito. Your father borrowed money from our company and used it and had to pay it back within 2 years. Pero he failed. Hindi siya nakabayad. So he resorted to, no, forget about it. The bottom line is, meron siyang utang ng 10 million. Hindi. Sabihin mo sa akin, gusto ko malaman anong ginawa ng daddy ko. Sabihin mo sa akin. Nakadispal ko ng 5 million. Okay?
Hindi. Hindi yun magagawa ng daddy ko. Oo. Bakit di mo tanongin si Tia Pilar mo? Witness siya nung pumirma ang tatay mo. Paano kung hindi mo mabayaran ang utang mo in 1 year? Ibibigay mo na sa akin si Roxanne? Oo. No? Pero meron pa sana akong pakiusap. Ang dami mo naman conditions, Mr. Bernardo. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang may utang. Hindi ako. Umihingi ako ng paumanhin. Pero kung sa loob na 1 taon at hindi ako nakabayad ng aking utang, at kailangan mo nang kunin ang aking anak sa akin, kung pwede sana, pagkatapos na niya ng kolehiyo. Kahit wala na siya, at pwedeng-pwedeng nakitang kunin, narespeto ko ang usapan namin. I've waited long enough. I've come to get what your father owes me. 10 million. At ikaw, ang bayad utang ng daddy mo. Walang batas ang nagsasabay pa rin pangbayad utang ang anak! Say whatever you want to say, Roxanne! Nag-agree may kami ng tatay mo